sa aking tanim na pakwan. Bagong-bago pa lang ito. Hanggang ngayon ay yung iba ay may bunga na. No? Ito. No? Mayroon na siyang bunga, parang itlog kalaki. Parang itlog ng manok. So nandiyan na talaga, may bunga na. So ang ating illustrate ngayon, paano natin alagaan ito. So ito, malalaki na. Ngunit ang watermelon ay kailangan din natin magbawas tayo ng kaniyang vines, no? Yung kaniyang talbos. So titingnan po natin kung ano ang ating kukuhain. So ito, may nahuli akong tanim. So ito, no? Yung tanim nating watermelon ay kung magagawa natin, magbawas tayo ng talbos. So ito, pero magpro-pruning din tayo. Kagaya ito, mga 2 feet na ito. So, mas mabuti, mas mainam na magpruning tayo para malaki din ang bunga niya. So dito, puputulan natin. No? So ito ang main stem. So nagpuputol tayo dito para magkaroon ng sanga dito. So dalawa, pag makasanga siya dyan, dyan ang malalaking bunga. So dito malapit sa puno, ito, may dalawa. So kailangan puputulin natin ito ng dalawa. Ito. Yan. So kailangan ang main stem na ang maiwan natin, no? Ato main stem. So mayroon pang isa. Kung magawa ninyo, yan. Yung main stem lang ang maiwan natin. No? Kasi pag mayroong ito mayroon ng ano, kaunting bunga, no? Bunga na ito. So siguro yan ang mauna. So pag magsasanga dito, sumunod naman ang iba. So mayroon pang isa dito kasi dalawa yung tinanim natin. Yung isa puputulin natin. Itong isa main stem lang yung maiwan. Yan ang sana kung magawa natin na magpruning para magkaroon tayo ng good quality na bunga. So dito naman tayo sa isang puno. Ito. So yung medyo unhealthy, yun ang tatanggalin natin. So yan ang maiwan. Yung dalawa, yung iba naman, no? Halos silang dalawa ay magkapareha. So iiwan natin. Yung hindi lang kailangan, yung kukunin natin. Ito, kukunin natin. Yun pa. So may dalawa tayong naiwan kasi halos magkapareha sila. So ang gagawin natin, magpruning tayo dito, puputulin natin dito. Yung isa, puputulin din natin dito. Yan. So ito na, yung pangatlo naman. Titingnan natin kung ano ang puputulin natin. Tingnan natin. So yung mga medyo maliit, tatanggalin natin. Ito. Tatanggalin natin. Yan. So halos magkapareha sila, so iiwan lang natin. So sa isang puno, mayroon namang isang dito, no? So pwedeng iwan natin yan. So tatlo sila. So puputol tayo dito. Putol tayo dito. At saka puputol tayo dito. Yung pinaka-purpose natin ay para magkaroon siya ng sanga dito na magdadala ng bunga. So last, yung isang puno, mag-iwan tayo ng isa. Putulin natin ang lahat ito. Okay. So dito, putol tayo. Iba naman, puputulin natin. So putol tayo dito. So yan ang aking isa sa paraan na magkaroon ng good quality na bunga
halos yung size ng bunga ay magkaparehas-parehas lang. Pero hindi naman masama na lahat ay ating panuhin. No, magkaroon ng bunga din, pero hindi lang magkapantay. So ang purpose natin ay halos magkaparehas ang laki ng kanyang bunga. So sa iba na gusto pang magtanim kasi April pa ngayon, pwedeng-pwede pa tayong magtanim. Gagamit lang tayo ng mga good quality seeds para magkaroon tayo ng good quality crops. So hanggang dyan na lang po at sana tangkilikin nyo ang aking YouTube channel. Ako si Autidag AgriTV at mayroon pa akong mga susunod na videos na makatulong sa inyo sa pagpalago ng inyong pananim sa inyong mga lupain, sa inyong mga tahanan.